Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Please call me Archie. Hindi ako madalas nakikinig ng mga ganitong radio drama. Pero simula nang mapakinggan ko kayo, naging isa na akong avid fan ng Dear IFM. Tulad ng iba, gusto ko rin mag-share ng kwento ko. Pero hindi ito basta kwento lang. Kwento ito ng puso ko. Si Chelsea. Dahil ginawa kong daan ang programang ito para ipahatid sa kanya ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng isang love letter. Dear Chelsea, hindi ako romantikong tao. Hindi ako mahilig sa mga sulat na tulad nito. Hindi ko nga alam kung paano gawin to. Pero para sa'yo, gagawin ko. Susubukan ko. Dahil gusto kong iparamdam sa'yo ang nararamdaman ko. Dahil gusto kong malaman mo na ikaw ang natatanging taong nagpatibok sa puso ko ng ganito. Sabi nila, opposite attracts. Mas exciting. Mas challenging. Pero mas masakit sa ulo. Kaya sabi ko noon, kung mabibigyan ako ng pagkakataon sa pag-ibig, sana yung kasing ugali ko. Sana yung makakasundo ko. Sana yung taong makakasabay ko sa lahat ng trip ko. Hindi naman sa nagre-reklamo, pero sa'yo ako dinala ni Cupido. Diyan na lang sa kama. Sige. Wala na akong baba. Nasukahan na niya yung damit niya. May extra ba siyang dala? Wala eh. Yung akin lang meron ako. May extra t-shirt ka ba? Nahiya akong magsabi kay Mark? Oo, meron. Kakatok na ako sa kwarto namin ni Jerry ha. Meron akong t-shirt doon, taga. Wow, ang Boy Scout mo naman pala. Always ready. Sir. Yes, sir. Lasing na nga to. Kunin ko lang yung t-shirt mo sa kwarto. Uy, dito ka lang ha. Huwag na huwag mong iiwan si Chelsea, okay? Sige. Grabe naman maglasing to. Parang wala nang bukas. Mainit naman. Ayoko ng damit na to. Uy. Teka. Bakit ko na nga to? Uy. Teka. Anong gagawin mo? Uy. Huwag mo hubarin yan. Ano ba? Huwag. Huwag. Uy. Mainit. Hindi. Mamaya na. May dalang t-shirt si Yula. Mamaya na. Ano ka ba? Ba't ba ayaw mo ha? Hindi. Kasi... Saan man tanggalin ko to ha? Ay, naku. Ay. Ikaw ha? Ano? Siguro crush mo ako, no, ha? Maraming ka na. Crush mo ako, no? Ha? Ay, naku. Ewan ko sa'yo, basta huwag mong huhubarin niyang... Uy! Ano ba naman? Sinabi nang huwag mong huhuba... Ay, naku naman. Asan ba si Yula? Diyos ko naman. Oo, bakit? Ba't hindi ka makatingin sa akin, ha? Hindi ka ba nagagandahan, ha? Oo. Ang sexy ko kaya. Tingin na. Tingin daw shopping. Teka nga. Anong meron at nagpakalasing ka ng sobra, ha? Sarap aminom eh. Ay, naku. Pagkakalito ka ako. Pari ka nga dito sa tabi ko. Gabihan mo ako. Hindi. Dali. Dito lang ako. Dito lang ako. Dito lang ako. Tsaka, ay, naku.
Oh, magkumot ka nga. Ay, naku, susundan ko lang si Yula ha. Diyan ka lang. Baka kung ano na yung nahahalongkat no sa bag ko eh. Ang mamahalongkat no sa bag mo. Uy, may dala kang kondom. Ay, naku. Hmm? Isang box? Ay, naku, sige na nga. Isang box? Diyan ka na muna ha. Diyan ka lang, diyan ka lang. Dito ka lang. Mamang iwan. Hindi ka naman mawawala rito sa kwarto eh. Ano ka ba? Basta dito ka lang. Ay, mo ko niwa mag-iwan dito ha. Ayoko. Please. Okay, sige na, sige na. Dito lang ako. Thank you. Ay, ako. Good morning. Uy, uy. Good morning. Ba't naman ganyan kalapit yung mukha mo sa akin? Nagulat tuloy ako. Ang kit mo kasing humilik eh. Ba't dyan kasi sahig na tulog? Eh, luwag-luwag naman dito sa kama, sana. Tinabihan mo na lang ako, diba? Eh, baka kasi kapag nakita mo akong katabi mo eh. Magulat ka tapos pagkamalan mo kung kinalaw kita. Mas safe nang dito ako sa sahig matulog. So, walang nangyari sa atin? Kahit kiss? Oo, wala. Wala. Ay, sayang. Huh? Ano? Char. Alam mo, ang gentleman mo naman pala. Sana dumami pa mga katulad mo sa mundo. Kasi kung iba yan, naku! Isang inuma na naman ang pagsisisihan ko. Ay. Ay, teka. Labas na ako. Thank you nga pala ha. Hmm? Saan? Sa hindi pag-take advantage sa akin. Kahit na sobrang lasing ako kagabi, mas pinili mo pa rin na respetuhin ako. Kaya, thank you. Wala yan. You're welcome. Alam mo, hindi ako noon naniniwala sa katagang love at first sight. Dahil para sa akin, ang pag-ibig, hindi basta-basta nararamdaman yan. May proseso bago mo masabing mahal mo ang isang tao. Pero noong umaga na yon, singliwanag ng sikat ng araw ang ngiti mo. Ngiting umaabot hanggang mata. Ngiting tumatagos sa puso. Hindi ko alam kung bakit pagkatapos ng araw na yon, hindi ka na nawala sa isip ko. Kapag ipinipikit ko ang mga mata ko, ikaw lang ang nakikita ko. Parang isang musikang paulit-ulit tumutugtog ang boses mo sa pandinig ko. Ang sarap pakinggan. Pero bakit nga ba ako nagkakaganito? Ano bang ginawa mo sa akin? Bakit hindi kita makalimutan? Ilang araw kong pinag-isipan kung bakit. Pero wala akong mahanap na sagot. Dahil ang tanging gusto ko lang ng mga oras na yon, makita ulit ang malaang helmong mukha. Hanggang sa naintindihan ko, baka ito na nga yung sinasabi nilang love at first sight. Nakita rin kita sa wakas sa Facebook.
Send friend request. Yan. Sinong hinahanap mo sa Facebook? Wala. Wala, wala. Sino nga? Patingin. Wala nga kasi sabi. Uy, balik mo sa akin ang phone ko, uy. Si Chelsea pala yung hinahanap mo, ay, ha? Type mo? Oh, hindi, ha? Hindi. Mukha mo. Hindi nga. Alam mo, kahit babae, natitibo dito kay Chelsea. Tingnan mo naman yung mukha. Artistahin. Tapos yung katawan, ang ganda, di ba? Balinkinitan. Kaya nga maraming pumuporma dyan eh. Kaya good luck na lang kung i-accept niya yung friend request mo. Bakit naman? Para yung mga ganyang babae, hindi yan pumapatol sa mga katulad mo. Para mo naman sinabing ang pangit ko. Hindi naman sa ganun. Kilala mo ba si Jonathan? Yung kaibigan ni Mark na guwapo tapos matangkad? Yung nagmo-model? Nakita ko na yun. Ex yun ni Chelsea. Yun ang mga tipo niyang lalaki. Tsaka ayaw niya yung mga boring. Kasi yung babae na yan, mahilig sa adventure. Paano adventure? Eto ah. Hindi naman sa sinisiraan ko siya sa'yo, pero kasi ito yung mga naririnig ko eh, na yan daw si Chelsea. Pakawalang babae daw yan. Teka, hinihini naman sa salita. Babae itong pinag-uusapan natin. Oo nga, pero ganun talaga yung pagkakakilala sa kanya eh. Sa lahat yata ng inuman, parati mo siya makikitang nandun. Tapos kung magpalit ang lalaki yun, parang nagpapalit lang ng damit. Hindi uso sa kanya yung salitang seryoso. Kung merong playboy, meron ding playgirl. At ganun si Chelsea. Malay mo naman. May ibang side pa siya na magugustuhan ng iba. Teka, umamin ka nga sa akin. Eh, gusto ka ba sa kanya? Ano naman ngayon kung meron? Nako, delikado tayo dyan, pre. Hindi ka bagay sa mga ganun babae. Ha? Sasaktan ka lang ni Chelsea. Maniwala ka sa akin. Huwag ka nang umasa ron. Iba ang market nun. Inaccept niya yung friend request ko. Ah, baka naawa lang sa'yo. Ang konti lang kaya ng friends mo sa Facebook. Ewan ko sa'yo. Pero ito, seryosong payo ko sa'yo. Mag-iingat ka sa babae na yan. Tatandaan mo na may mga babaeng siniseryoso at may babaeng pangkama lang. Huwag mo nang tanongin kung alin doon si Chelsea. Sinasabi ko lang sa'yo, ingatan mo yung puso mo. Mawawasak yan sa kanya. Archie! Bakit eh? Friends ba kayo sa FB nung Chelsea na yon? Inaccept niya yung friend request ko eh. So ikaw ang nag-add. Bakit? Trip ko lang. Tsaka, anong masama ron? Facebook lang naman yun. Baka lang kasi isipin ng babae na yan na may gusto ka sa kanya. Nako, kilala ko yung Chelsea na yan eh. Kalabitin lang ng lalaki, bubuka na agad yan. Ate naman! O, totoo naman ah. Kung sinong-sinong lalaki na kayang nakatikim dyan, buti nga hindi pa yan nabubuntis eh. Dahil kung oo, ay nako, magiging problemado siya dahil hindi niya alam kung sinong ama. Teka nga, ba't ba lahat kayo ganyan ang sinasabi sa kanya? Maski si Jerry, yan din ang sinasabi sa akin. Kasi kilala namin siya. Kaya ikaw, mag-iingat ka. Kung magugustuhan mo yung babaeng yun, ngayon pa lang ang mapigilan mo na. Dahil hindi ko siya gusto para sa'yo. Sasaktan at lolokohin ka lang noon at saka sisirain lang niya ang buhay mo. Hindi raw tayo bagay. Sasaktan mo lang daw ako. Wawasakin mo lang ang puso ko. Kaya hanggat maaga pa, pigilan ko na raw ang nararamdaman ko sa'yo. Pero ang hindi nila alam, nandito ka na sa puso't isip ko. Na kahit ganun na ang mga naririnig ko tungkol sa'yo, pinili kong hindi maniwala. Alam kong hindi yon ang tunay mong pagkatao. Alam ko na ang isang tulad mo, marunong magmahal ng totoo. Alam ko naman na hindi ako bagay sa'yo. Sino lang ba ako para magustuhan mo? Simpleng lalaki. Boring. Hindi challenging. Hindi ako tulad ng mga lalaking nakakasama mo
Kaya lang habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang kagustuhan kong mapalapit sa'yo. Pero paano ko gagawin yun? Paano mo ba ako mapapansin? Paano ako mapapalapit sa'yo kung ang mundo mo hindi tulad ng mundong ginagalawan ko? Ano ba naman? Ano ba naman yan? Ngayon pa talaga ako nagkasakit. Nakakainis. Saan ba to? Si Ate Ari, matawag pa. Hello, te. Oh, kumusta na ang pakiramdam mo? Nilalagnat ka pa rin ba? Medyo eh. Pero ayos lang ako. Kaya ko yung sarili ko. Ay, naku. Sana pala hindi mo na kita hinayaan na umuwi dyan. Hindi rin naman ako makapunta dahil may business meeting ako rito sa Laguna. Ayos lang ako. Ayos lang. Ginagawa mo naman akong bata eh. Tsaka, mawawala rin to. Kailangan ko lang magpahinga. Oh, sige, sige. Balitaan mo na lang ako, ha? Sige, sige, te. Bye. Nga, bye na. Ano ba naman to? Ano ba naman? Ay, naku, ito pa isa. Sino naman to? Ang dami namang istorbo. Sakit-sakit na nakatawa ko. Ay. Oh, Chelsea. Hi. Ay, bless you. Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry ah. Anong ginagawa mo rito? Teka, paano mo pala nalaman kung saan ako nakatira? Well, pinatanong ko kina Jerry. Gusto ko sana kasing ibalik sa'yo itong t-shirt na pinahiram mo sa akin eh. Sorry ah. Natagalan bago ko na ibalik sa'yo. Ang busy ko kasi lately eh. Pero ito ah. Don't worry. Malinis na yan. Amoy cabinet nga lang. Salamat ah. Salamat. Teka, may sakit ka ba? Medyo eh. Pero okay lang ako. Okay lang. Mukhang hindi naman. Teka nga. Naku. Sobrang init mo ah. Alam mo mamaya na ako uuwi ah. Aasikasuhin mo na kita. Hindi. Okay. Hindi. Ay naku. Huwag ka lang maarte dyan. May yelo ka ba sa ref? Meron. Alcohol? Meron din. Bimpo? Ay, nakasabit sa silya. Balanggana? Nandun sa lababo. Teka lang, ano bang gagawin mo? Hindi ko punasan kita. Pupunasan kita ng malamig na tubig para mawala yung init mo. Ako nang bahala rito. Biga ka na lang muna doon. Sige na. Hindi na, salamat na lang Chelsea. Pero kaya ko yung sarili ay, ko. Ay nako, huwag na nga maarte. Ang lagnat, hindi yan hinahayaan. Baka mamaya biglang lumala pa yan. E di na ospital ka pa nang wala sa oras, di ba? Kaya sige na, humiga ka na. Ina, pero kasi... Ay, nako, hihiga ka ako mismo maghihiga sa'yo. Ay, nako naman. Una, sige na. Good boy. Hi. Tamang-tama lang ang gising mo ah. Kakatapos ko lang magluto ng sopas para sa'yo. Ba't nagluto ka pa? Para mainitan yan siyan mo. Saka para na rin makainom ka ng gamot, di ba? Ay, nga pala. Binilhan na rin kita ng gamot sa ubo oh, ito. Gamot din yan sa sipon saka sa lagnat. Salamat ha, pero sana hinayaan mo na lang. Kasi mag-grocery rin naman ako eh. Wala na akong gamit do sa banyo. Ay nako, huwag ka mag-alala. Meron na, binilhan na rin kita. O, ayan. Unique toothpaste pala yung binili ko sa'yo, ha? Mas magandang gamitin yun. Kasi Max Protect formula na yun. Kaya Max Alaga at Max Protektado ka sa Unique. Nakakahiya na sa'yo. Teka, magkano ba lahat? Babayaran ko yun. Naku, mamaya mo na nga isipin yun. Kumain ka na muna rito. Halika na. Maupo ka na. Ito. Ayan. Kain ka na, ha? Masarap yan. Specialty ko kaya yung sopas. Salamat nga pala sa pag-aalaga sa akin ha.
Medyo umukay-okay na rin yung pakiramdam ko. That's good. Sabi ko naman sa'yo eh. Magaling ako mag-alaga ng may sakit. Pero sa susunod, aalagaan mo na rin yung sarili mo ha. Huwag ka masyadong magpakapagod sa trabaho. Buti na lang dumating ako at naalagaan kita. Eh mukhang hinahayaan mo lang yung sakit mo eh. Naku, hindi pwedeng ganun ha. Kapag nararamdaman mong sumasama na yung pakiramdam mo, uminom ka na kaagad ng gamot. Eh nga pala, binilhan din kita ng dalandan ha, saka ng vitamin C. Para... Teka, bakit ka naman ganyan makatitig sa akin? Wala. Wala. Sus! Aminin mo na. Nagagandahan ka lang sa akin, no? Huwag ka mag-alala. Alam ko na yon, no? Hindi. Sobrang salamat, Chelsea. Ha? Babawi ako sa'yo. Mm-hmm. Alam mo ba kung paano ka makakabawi? Sige, paano? Pwede alagaan mo yung sarili mo. Huwag mong hayaang magkasakit ka ng ganyan. Paano na lang pala kung hindi ako dumating, di ba? Oh. Pero sa bagay, dahil sa friends naman na tayo, nandito na ako para sa'yo. Friends? Friends. Sa ginawa ko ngayon para sa'yo, hindi ba tayo friends? Grabe ah. Dapat, hindi lang tayo sa FB mag-friends. In real life din dapat, di ba? Sabagay. Sige na, kain ka na. Nung sinabi mong friends tayo, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Matutuwa dahil syempre, binuksan mo ang pinto mo para sa akin para makapasok ako sa mundo mo. Malungkot. Dahil sa pagkakasabi mo ng mga salitang yon, parang hanggang doon na lang tayo. Parang nga talagang imposible magkaroon ng tayo. Kaya simula nun, pinipigilan ko ang sarili kong mas mahulog ang puso ko sa'yo. Parati kong sinasabi na malabong maging ikaw at ako sa huli. Malabong masabi mo sa akin ang salitang, mahal kita. Pero Chelsea, hindi ko alam kung anong meron sa iyo kung bakit parang habang tumatagal, patindi ng patindi ang nararamdaman ko. Kahit na sinasabi lang, hindi raw tayo bagay at sasaktan mo lang ako, mas lalo kitang minamahal. Siguro dahil hinayaan mo akong makita ang totoong ikaw. Ang totoong Chelsea, nakamahal-mahal. Ang babaeng alam kong ipaglalaban ko sa mundo. Dahil sa pagkakataong ito, ikaw ang aking paraluman. Totoo nga ang sinasabi nila. Hindi mo napapansin ang oras sa pag-ibig. Bumibilis. Dahil wala kang ibang nararamdaman, kundi saya. At ganun ako sa'yo, Chelsea. Para bang kulang ang isang buong araw na kasama kita. Sa tuwing maghihimulay tayo, parang gusto ko pang makita ang mga ngiti mo. Marinig ang mga tawa mo. Makita ang ningning sa mga mata mo. Tinamaan na nga talaga ako sa'yo. Pero, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Kontento na ba akong maging kaibigan mo lang? Gustong sabihin ang isip ko na oo, magkaibigan lang tayo at hanggang dun lang dapat. Dahil hindi ako bagay sa mundo mo. Natatakot ako na baka hindi ako maging sapat sa'yo. Sinasabi nila na baka saktan mo ako. Pero ang totoo, mas takot akong masaktan kita. Natatakot ako na baka masayang lang ang panahon mo sa akin. Sino lang ba ako? Kaya lang, pilit sinisigaw ng puso ko na sabihin sa'yo na, oo, mahal na kita. Oo, gusto kong higit pa sa kaibigan ang pagmamahal na ibibigay mo sa akin.
Gusto kita, Chelsea. Gusto kong maging akin ka. Pero, paano? O ate, ano ginagawa mo rito? O aba, dinadalaw ka. At saka gusto kasi kitang makausap. O, tungkol saan naman? Seryoso ka? Ha? Si Chelsea talaga? O, si Chelsea na ano? Ay, naku. Pwede ba huwag ka nang mag-deny dyan? Dahil alam kong madalas kayong nagkikitang dalawa. O, ano na? Girlfriend mo na. O bakit? Anong girlfriend dyan? Magkaibigan lang kaming dalawa. Huwag kang malisyosa dyan. Ay, naku. Yung totoo, Archie. Ikaw ba? May gusto ka ba sa kanya? Wala. Yung totoo. Ano naman ngayon kung magkagusto ko sa kanya? Single naman kami parehas. Anong problema ron? Problema? Si Chelsea ang problema. Di ba sinabi ko na nga sa'yo noon, hindi ka nga bagay sa kanya. You're too good for her. Ikaw yung taong siniseryoso, alam mo yan. Kaya hindi ka pwede sa mga pakawalang babae. Ate, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ikaw kaya sabihan ng pakawalang babae, matutuwa ka ba? Ay, hindi naman ako tatawagin ng ganyan dahil matino akong babae. Hindi tulad niya. Aba kung sino-sinong lalaki na lang ang pinapatulan niya. Mabait na tao si Chelsea. Napatunayan ko yun. Huwag naman natin siya husgahan ng basta-basta. Ay, naku naman, anak talaga naman ng... May gusto ka na nga sa kanya. Wala. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Ay, naku, ate mo ako. At alam ko, kapag may gusto ka sa isang babae... Kaso nga lang, ang problema ngayon, hindi ko gusto yung babaeng nagugustuhan mo. Archie naman, masasaktan ka lang dyan. O sige, kung masaktan man ako, hayaan mo lang ako. Kaya kang sarili ko. Pero sa ngayon, magkaibigan lang kaming dalawa. Archie, sorry ha, nahulog ko sa bowl yung sabon mo. Pero don't worry, pinalitan ko na lang ha. Ay, may bisita ka pala, sorry. Magkaibigan. Nakiligo lang siya kasi tinulungan niya ako maglinis ng apartment eh nadumihan ng damit niya kaya pinahiram ko siya ng damit ko. Alis na ako. Ay, nako. Ay, wala, sorry. Akala ko kasi may kausap ka lang sa phone kanina eh. Nandiyan na pala talaga yung ate mo. Naku, edi sana pala nagtago na lang muna ako sa loob. Bakit yung magtatago sa loob? Eh, hindi naman kita tinatago. Ah, ayahan mo siya. Apartment ko to. Papapasukin ko kung sino man ang gusto kong papasukin. Aww. Anyways, ayun nga. Mm. Pinalitan ko na lang yung sabon mo. Yung white rose papaya soap ang nilagay ko dun, ha? Mm-hmm. Maganda yun kasi may vitamin B3 na yun. Papaya puti in as early as 7 days. Basta araw-araw mo siyang gagamitin. Ah, yan pala ang sikreto mo, ha? Of course. Pasensya ka na pala kay ate ha. Inirapan ka pa bago umalis. Sus, wala yun no. Sanay na ako sa mga ganun. Lahat naman ng taong nasa paligid ko ayaw sa akin eh. Lahat sila sinasabihan ako ng malandi, kalad Karen, playgirl. Ay nako, alam mo ba na manhid na ako. Kaya ayos lang yun no. Eh ba't mo kasi inahayaan na ganun ang sabihin nila sa'yo? Eh bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon sa kanila? Kilala ko naman yung sarili ko. Hindi ako yung tipo ng taong pipilitin ng sarili sa may ayaw sa akin. Kung ayaw mo sa akin, edi okay. Hindi tayo friends. Ganun lang yun. Ah, alam ko na kung bakit sila ganun sa'yo. At bakit? Kasi, may strong personality ka. Hindi kaya ng mga lalaki. At kinakaingitan ka ng mga babae. At para maitago yung mga insecurities nila sa'yo, yun, sinisiraan ka na lang nila. Pwede rin. Pero yung totoo, wala naman talaga akong pakialam sa kanila eh. Basta masaya ako at wala akong tinatapak ang ibang tao, ayos lang ako. Teka, bakit ka naman ganyan makatitig sa akin? Alam mo ikaw ha, ilang beses ko nang napapansin na ganyan ka. Ano ba yan? Sobrang nagagandahan ka ba talaga sa akin ha? Uy, aminin mo na kasi, crush mo ako, no? Uy, ngumiti lang siya. Ibig sabihin, oo, no?
Ano, sige na, umamin ka na. Imposibleng wala kang crush akin. Sa ganda kong to? Alam mo yung mga alikabok na nilinis natin kanina? Pumasok na dyan sa utak mo, no? Sus! Sabihin mo na lang kasi na maganda ako. Oo. Maganda ka. Oo. Oh. Ba't namumula ka? Kinikilig ka, no? Ha? Oh. Umamin ka na. Hoy, hindi ah. Kinilig ka. Nag-blush on kasi ako. Sus, blush on. Ikalalabas mo lang ng banyo eh. Hi, Chelsea. Ayos lang naman sabihin na kinikilig ka sa akin eh. Tayong dalawa lang naman yun nandito eh. Okay, fine. Oo na. Kinilig na ako. Okay na. Masaya ka na. Tumabi ka nga dyan. Maghuhugas pa ako ng mga plato. Uy, teka. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Ay, tumigil ka ha. Kapag hindi ka tumigil ha, halikan ka ta dyan. Sige ka. Teka. Humarap ka rito sa akin. Uy. Uy. Humarap ka na kasi rito. Ah, ganun ah. Sabi nang hindi tayo tapos pa mag-usap. Gusto mo palang magpahalik ha? Bakit? Kaya mo? Ah, talaga hinahamon mo ako. Kaya mo talaga? Ayusin ko yung ano? Ayusin ko lang yung yung sala. Okay. Maghuhugas lang ako ng tinggan. Sige. Okay. Chelsea. Bakit? Parang humiwalay ang kaluluwa ko ng mga oras na yon. At kahit natapos na ang halik na yon, ramdam ko pa rin ang lambot ng mga labi mo. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Hindi ako mapakali. Mabibigat ang mga paghinga. Hindi maintindihan kung bakit parang tumatalon sa tuwa ang puso ko. Sa isang halik, para kong nakarating sa langit. Isang halik na masarap ulit-ulitin. Salamat dahil hindi doon natapos ang lahat. Mas lalo pa tayo napalapit sa isa't isa. Sa isang iglap, nawala ang mga takot ko. Naging matapang ako sa mga yakap mo. Naging masaya sa mga ngiti mo. Kapag ikaw ang kasama ko, hindi ako natatakot magpakatotoo. Dahil alam ko, tanggap mo kung sino ako. Sa bawat araw na dumadaan, mas tumitindi ang pagmamahal ko sa iyo. Gustong-gusto ko nang sabihin na mahal kita, Chelsea. Kaya nagdesisyon ako. Mukhang ito na ang tamang oras na umamin sa iyo. Na ipakita sa mundo na akin ka na. At wala nang makakaagaw pa sa iyo. Pero sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Para akong nasa isang Ferris wheel na pagkatapos makarating sa tuktok, tumigil ito sa pag-ikot. Hindi ako makababa, hindi ako makagalaw. At pagkalingon ko, bigla kang nawala. Iniwan mo na pala ako. Gusto ko lang na makapag-usap kami ng maayos. Sus, parang hindi mo pa nagigets yung mga nangyayari. Sige na rito, mag-inuman na lang tayo. Nandito na ako sa tapat ng apartment niya. Mahala nga. Sige na, bye. Ay, no. Anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayo mag-usap? Pasok. Sana tinawagan mo muna ako bago ako pumunta dito. Paano kita tatawagan? Ilang linggo muna akong hindi kinakausap. Lahat ng tawag, text,
chat ko, binabaliwala mo eh. Hindi man lang kita matsyempuan. Hindi ko alam kung pinagtataguan mo ba ako o ano. Busy ako. Ano ba kasing kailangan mo? Gusto kong malaman kung anong nangyari sa'yo. Bakit bigla ka na lang hindi nagparamdam? Wala. Trip ko lang. Trip? Sa tingin mo tatanggapin ko yung ganyan dahilan? Chelsea, hindi. Magsabi ka sa akin ng totoo, ano yung nangyari sa'yo? Yung totoo, nagsawa na ako sa'yo. Masyado ka kasing madikit sa akin. Hindi ako makahinga. Maasta ka na para kitang boyfriend eh, hindi pa naman. Kaya bigla ka na lang hindi nagparamdam sa akin? Hindi mo man lang ako kinausap? Alam mo kasi, aaksehin lang natin ang oras ng isa't isa. Mas maganda na yung ganito. Walang usap-usap. Gets mo na yun. Chelsea naman, huwag naman ganito. Para ka naman kasing... Chelsea, pairam naman ang... I'm sorry. Teka. Sino yun? Yun. Si Carlos yun. Bakit nasa loob siya ng kwarto mo? Chelsea, tinatanong kita, anong ginagawa niya sa kwarto mo? Ano pa ba? Pinaka ba talaga kabait at kalinis para hindi mo malaman yung sagot dyan sa tanong mo? Sabay, dahilan ko bakit bigla mo akong iniwan sa ere? Dahil may iba ka ng lalaki? Eh ano naman ngayon? Alam mo naman kung sino ako, di ba? Kung ano yung pagkatao ko. Kaya hindi ka na dapat nagulat na ganito ako. Chelsea, pinagmukha mo akong tanga! Isip ako ng isip kung ano bang maling nagawa ko, tapos ikaw pala itong may diprensya! Wow ha! Kung makasigaw ka naman dyan, para namang niloko kita. Bakit? Hindi ba? Bakit? Boyfriend ba kita? Hindi naman ah. Kaya wag mo akong sasabihan na niloko kita kasi wala naman tayo. Pwede akong umalis kung kailan ko gustong umalis. Respeto, Chelsea! Respeto na lang para sa akin! Sa bagay, sa sarili mo nga wala kang respeto eh. Sa ibang tao pa kaya? See? Tulad ka rin ng iba. Dahil yun ang pinapakita mo. Alam mo, tama nga sila. Kung magpalit ka ng lalaki, para ka lang nagpapalit ng damit. Kung sino-sinong lalaki ang pinapatulan mo. Kahit ano pang sabihin mo, immune na ako sa mga ganyang salita. Hindi ko nakasalanan kung madali kang palitan. Kaya tulad ng mga lumang gamit, itatapon din kita. Wala ka ng pakinabang sa akin. Sa tingin mo sa ginawa mong yan, may magseseryoso pa sa'yo? Wala. Ako lang ang sumeryoso sa'yo, pero ganito ang ginawa mo. Ah, oo nga pala. Ikaw nga pala yung babaeng hindi sineseryoso, babaeng pangkama lang, at yung lalaking nasa kwarto mo, pagkatapos kang tikman, iiwan ka na lang yan. Tapos na kami magtikiman actually. Saka ayos lang. Nag-enjoy naman ako eh. Kaya kung tapos ka na rin dumada na parang babae dyan, umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Kasabay ng pagsara ng pinto, ang katapusan ng ating kwento. Katapusan na hindi ko matanggap. Masakit. Nakakagalit. Ibinigay ko naman ang lahat sa iyo, di ba? Minahal kita ng sobra. Pero bakit parang andali lang sa iyong bumitaw? Alam ko na wala akong karapatan sa buhay mo. Karapatan na humingi pa ng higit sa kaya mong ibigay. Dahil tulad ng sinabi mo, walang tayo. Hindi nagkaroon ng tayo. Pero para sa akin, merong ikaw at ako. Na sa mga oras na yon, sinayang mo. Pinili kong kalimutan ka. Hinarap ko ang mga araw na hindi ka kasama. Ipinikit ang mga mata na hindi ka man lang nakita. Kaya lang, habang tumatagal, mas lalong tumitindi. Mas lalong hindi mapakali. Para kong hindi makahinga. Hindi matanggap na nagkaroon ng pagtatapos ang kwento nating dalawa. Isang kwento na hiniling na magkaroon ng habang buhay.
Archie, saan ka pupunta? Kay Chelsea. Chelsea na naman? Archie, ano ka ba naman? Pwede ba huwag ka nang magpakatanga sa babaeng yon? Ate, please, tama na. Ikaw ang tama na. Bakit mo ba kasi hinahayaan ang sarili mong mahulog sa kanya? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ha? Nulukohin ka nga lang niya. Sasaktan ka lang nun. Pero ano, wala, hindi ka nakikinig sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Ah, talaga? Kaya mo? Ay, ilang araw ka ang halos wala sa sarili eh. Kailangan pa kitang iuwi dito sa bahay dahil natatakot ako sa pwede mong gawin. Alam mo kasi, ha? Yang Chelsea na ano yan. Ano naman si Chelsea? Ano namang paninira ang sasabihin mo tungkol sa kanya, ha? Na wala siyang ginawang tama sa paningin yun lahat? Dahil wala naman talaga siyang tamang ginagawa. Baka walang babae siya. Pero ano, hindi mo kami pinakinggan at nagpabiktima ka pa rin. Hinahayaan mong paikot-ikutin ka yan. Tumigil ka na! Wala akong pakialam sa mga sinasabi niyong lahat. Ha? Dahil ang pananiniwalaan ko, yung Chelsea na nakilala ko. Kaya kung wala kang ibang gagawin, kundi siraan siya sa akin, pwede ba, ha? Manahimik ka na lang. Gagawin ko ang lahat. Ang kahit na ano, bumalik lang siya sa akin. At kahit na sino, walang makakapigil sa akin. Lumabas din sa wakas. Ah, Chelsea. Oh, anong ginagawa mo rito? Pwede ba tayo mag-usap ulit? Ay, makulit ka talaga, no? Pati ba naman dito sa parking lot, sinundan mo ko? Lames ko bang sasabihin sa'yo na ayoko makapag-usap, ha? Ayoko, okay? Good night, umuwi ka na. Mahal kita. Mahal kita, Chelsea. Mahal na mahal. Noon ko pa gustong sabihin sa'yo ang nararamdaman ko, pero hindi ko magawa. Kasi natatakot ako na baka lumayo ka sa akin eh. At sa tingin mo, hindi ako lalayo ngayong sinabi mo na sa akin yan? Hindi, hahabulin kita. Hahabulin kita nang hahabulin hanggang sa mahawakan ko ulit yung mga kamay mo. Chelsea, hindi ko kaya na wala ka. Pwede ba, Archie? Tumigil ka na. Chelsea, hindi. Hindi ako basta titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Kailan ba ako naging sa'yo? Wala naman tayong relasyon eh. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang umaasta kang boyfriend na naiwan. Naiiwanan? Please lang, tumigil ka na. Sinasaktan mo lang yung sarili mo. Mama, mahal mo ba ako? Ano? Tinatanong kita. Mahal mo ba ako? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo yung tanong ko, mahal mo ba ako? Ano bang mapapala ako kung sasagutin ko yung tanong mo? Kung sasabihin mo sa akin, hindi mo ako mahal. Papakawala kita. Hahayaan na kita. Kakalimutan na kita, pero Chelsea, kung mahal mo ako, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat, bumalik ka lang sa akin. At walang araw akong sasayangin na iparamdam sa iyo na yung babaeng katulad mo, yung babaeng katulad mo, yung kamahal-mahal. Kalokohan. Umuwi ka na. Sagutin mo ako, Chelsea! Mahal mo ba ako? Isang tanong na hindi nabigyan ng sagot. Isang tanong na matagal nang itinatago sa puso. Nang mga oras na yon, wala kang ibang ginawa kundi tumitig lang sa mga mata ko.
na maski sa mga titig mo, hindi ko mahanap ang sagot. Nalilito ako. Sa ilang buwan nating nagkasama, sa mga alaalang binuo nating dalawa, sa halik na pinagsaluhan, hindi mo ba talaga ako minahal? Kahit saglit lang, hindi mo man lang ba naitanong sa sarili mo kung nandyan na ba ako sa puso mo? O sadyang hanggang dito na lang talaga tayo? Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Gustuin ko man tanggapin na ang katotohanan na kahit anong gawin ko, hindi ka magiging akin, pero hindi ko magawa. Dahil dito sa puso ko, alam kong pwede pa. Baka pwede pa. Subalit sa ngayon, mukhang sa mga bituin ko na lang ibubulong ang lahat ng nararamdaman ko. Ibubulong ang tanging hiling na sana mahalin mo rin ako. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epam pa good vibes! O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin! Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo!